So maghahalongkat tayo dito ng lifting gears o rigging gears. Papakilala ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga ginagamit sa paglifting. Yan, akata ko yan. Sakto, umpisahan natin dito sa shackle. Ito maraming klase ng shackle na, pero importante pa rin. Alam niyo yung pangalan niya na shackle. Itong isang klaseng shackle na to, ito din tatawag nila na bow. Bow shackle, pa ganyan siya. Yan. Ito yung may bolt and nut. Ewan, kalimutan ko ng tawag dito. Parang safety pin lang yata ang tawag dito. Kasi meron siyang bolt tsaka nut. Yan. Bolt and nut shackle. May tinatawag din na isang shackle yung paletter D. Yung wala siyang anchor na ganyan, wala siyang pabilog na ganyan. Ito shackle, may kanya-kanyang capacity, no? Yung iba, hindi tinatanggap yung shackle, lalo yung mga local, yung mga mumurahin, na walang SWL o third party. Ito yung tatawag na third party na, no? Certified siya. Meron siyang WLL, 9.5 tons ang kaya niyang buhatin. Yan, naka-indicate siya shackle. Ibig sabihin ng WLL is working load limit. O kaya SWL, may kita nyo nakasulat dyan. Yan, certified siya. So, pwede siyang gamitin. Itong isa, tignan natin kung may tatak. Wala dito. Ikatan yung kapila. Yun, meron. Ang kaya niyang buhatin is 17 tons. Yan, single yun ha. 17 tons ang kanyang buhatin ng shackle. Shackle na to. Certified din siya. Meron siyang bolt and nut. Ano pa ba? Okay, so itong isa naman to. Anong tawag dito? Ang tawag nila rito ay sling belt, lifting belt, lifting strap. Ayan ang mga ayan ang pangalan nito. Depende sa makasanayan mong itawag. Pero ako tawag ko dito lifting belt, ayan, lifting strap, wag lang kayo mali dito. Belt, strap, o sling, ayan. Siyempre may kanya-kanyang capacity rin 'to, no. Halimbawa, yung iba pinagbabasehan 'to sa lapad. Kunyari ito, 2 inches. Ang capacity niya is 2 tons. Kahit hindi mo makita yung tag. Ito naman, D4. D4 ang lapad. Ayan o. Nasa 4 tons din to. So, check natin kung tama ang aking hinala. Ito, meron din siyang certified ng third party. Ayan. 4,000 kilograms o 4 tons. Ang safety factor niya is 5:1. Length is... tawag ito. 6 meters at ito. Sa mga nagtatanong din, oh, ayan. Ito, may kita nyo. Ito yung tinatawag na vertical. Ayan ko, may kita. Itong una, ayan yung tinatawag nila na vertical. Ibig sabihin, 1x lang siya. Ang kaya niyang buhatin is 4 tons. Itong pangalawa, yung paikot. Pag inaumpisa mo na siyang inikot, ang tawag dyan is choker. Yan yung tinatawag na choker. Ang nangyari, nabawasan siya ng 2%, 20%. Naging 0.8 na lang siya. Hindi na buong 1 tons kasi nga naikot na siya. Ito namang isa is yung tinatawag nilang basket. Ayan, basket. Times 2. Kasi yung lakas niya, capacity na yan, na doble. Kung 4 tons ang kayang buhatin ng vertical, ito nagiging 8 tons. Na doble na yung capacity niya. Pagdating naman dito, choker pa rin, pero yung angle niya nag-iba. Naging 1 times 0.4 lang. Hindi siya nadoble. Nabawasan siya ng 20% nga. Ay, tama ba yung 20%? May hina ako sa mat. Ayan yung working load. Ayan yung sabihin ng working load limit, yung WLL. Okay? Ayan ang sling belt. Saan daw ginagamit ang sling belt? Siyempre, yung sling belt para sa mga masiselan na yun, kakat ko muna, medyo maingay. Ang shoutout doon kay Eric. Isa sa aming magigiting ng mga ano, warehouse man, pahinante. Maraming skill din yan. At balik tayo dito. Maingay, umalis na yung bako. Ito sir yung tinatawag na lifting eye. Yan, itong mga ganyan. Pag sinabi may sabitan na ganyan, talagang dinesign talaga siya para sabitan. So hindi mo na siya kailangang sabitan dito.
dito mo siya tatalian kasi meron siyang lifting eye. Yan, tawag yan lifting eye. Itong isa rin, lifting eye. Nakadesign talaga para sa bitan. Ayan, tawag yan lifting eye din. Itong isa, basta yung design, nakadesign na pwedeng sabitan, lifting eye tawag doon. Ito. Kaya dito siya nilagyan ng shackle. Yan, ayan ang pinaka-lifting eye niya. Hindi mo na siya sasabitan kung saan-saan. Ano pa ba? Ito pala, tawag pala sa machine na yan is ano? Winch. Winch motor. Itawag na winch. Yung kinabalutan ng kable, yung tatawag na cable drum. O winch drum. Kaya ito na, para siyang drum eh. O, yung nakapalupot na yan ah. Yan natawag na winch drum. Pagkabuuan, winch motor. Ayun yung motor. Ito, cable. Lifting cable. Siya cable. Ngayon, kung iba, ginagawa siyang pang lifting. Asang bandulo nito, hindi ko makita. Ginagamit ito pang lifting. Nilalagyan lang siya ng, gagawan siya ng lifting eye. O yung bibilugin yung dulo. Ah, wala ko makita, pakitang sample dito. Hahanapan ko isa, ano. Itatag ko na lang. Kaya tanawag siya lifting cable kasi gawa siya sa kable. Yung kable na to gawa sa asero. Matibay na klase ng bakal. Lifting cable. Pag yung kadena naman, yun yung tinatawag na lifting chain. Kasi gawa siya sa kadena. Sling chain, lifting cable, sling cable. Yan. Ginagamit ito madalas pambuhat ng mga rebar. O yung talaga mga solid na ano. Hindi mayuyupi. Pwede mo siya isabit dito. Ayan, pwede rin sling belt dito. Tulad dito halimbawa, no, kung bubuhatin tong genset, dapat bang gamitin tong sling cable dito panlifting sa genset? Malamang hindi, kasi sisirain niya yung bawat kanto nito. Pag tinilayan mo siya dito ng shackle, tapos dugtungan mo rito ng sling cable, sisirain niya yung kanto nito. Payuyupi. Ayan ang gamit nitong sling belt para sa mga malalambot na medyo masisela na bubuhatin. Pero kung itong bubuhatin matigas, solid naman to, kahit anong pansabit mo rito, pwede. Pwedeng kadena, pwedeng kable. Ayan. Yun po ang purpose ng sling belt at kaibahin niya sa sling chain. Ewan ko lang kung naintindihan yung paliwanag ko na medyo magulo. Ito, sakto at naaktuhan ko. Ah, dito sir, may mali dito eh. Isama ko na rin to sa halimbawa, no? May mali dito. Sa mga marunong tumingin, may tamang pagkabit kasi nito. Ito tawag dito yung cable clamp. Yan, ito yung cable, ito yung clamp. Hinihingal ako. Ba't ko nasabing mali itong cable clamp na to? Aha. Medyo mayroon ipakita eh. Kasi, itong isang to mula sa roller, yan, may tatawag yan na live. Mula, tawag ito. Pero may mali dito. Dapat dito yung clamp niya, dapat dito nakaharap sa likod. Kasi itong part na to is live. Pag ganyan yan, ito yung pinakagaling sa drum. Pabalik. Ito yung kaputol. Yan, putol na siya. Kaya dapat itong cable clamp doon nakaharap. Bakit? Pansinin niya, sisirain niya. Mientras sinihigpitan to, sinisira niya yung kable. Sisirain niya. I-live to eh. Kailangan makinis dapat to. Malinis dapat yan. Kaya kung babaliktarin mo siya, at sisikipan mo ng sisikipan, ang sisirain niya, itong isa. So, walang problema kasi dead na to eh. Pagpasok niya rito, dead na yan. Ayan, hanggang dito, dead na. Ayun, to dapat nga, nasa kabila. So, yun ang tamang lagay niya. So, dito mali. Hindi ako naglagay niyan. At wala pa akong oras magpalit. Okay, mamaya, papalitan ko yan mamaya. Pati itong isa, ganun din. Cable clamp. Ito yung live. Okay naman siya, yan. Ito, tawag dito, syempre, hook. Pamilya na kayo sa hook. Sa Tagalog, kalo. Yan. Ewan ko ano sa Bisaya. Bisaya ba yung kalo, Tagalog? Ayan yung kalo. Sama ko na rin itong, ito tawag dito, ratchet. Sama na rin natin itong ratchet. Paano gumamit ng ratchet? Bababa ako. Ito pala medyo maliit-liit. Meron din siyang capacity. Ang capacity niya ay 2.5 tons. Ito, hindi ito pwede pan-lifting.
hindi siya ginagamit pang lifting, pang ano lang siya, pang tali lang. Kasi imbis na gagamit ka ng lubid, eto na lang, mas easy ano siya. Iangat mo lang ng iangat to. Pak, 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 hihigpit na siya. Kung gusto mo i-release, sa pinakaduro sa taas, tapos ipipress mo siya pababa. So hindi ko pwede tanggalin ngayon kasi, yun nga, tanggal na. Higpitin natin ha. Yan, humigpit na. Lock. Yan ang ratchet. Ikaw dito sa taas. Tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagkabit ng shackle. Ito sample lifting belt. Wala akong tagahawak. Sabit natin siya sa kalo. Kunyari ito. Yung lifting belt na to mga sir, di ba dalawa yan? Yung kabilang dulo. Ito yung dulo. Siyensya na medyo magulo yung pagkuha ko ng camera. Itong dulo, meron siyang matigas na part. Yung may tag. Ito. Napapansin nyo itong may tag, meron siyang parte dito na matigas. Yung pinakadulo ng tahe. Ito yung dugtungan ng tahe. Itong matigas na to, siya yung laging sinasabit dito sa hook. Yan. Tapos ito yung dulo sa baba, yung kabilang dulo niya. Ito yung pinantatali o yung pinangyayapos. Bakit? Kasi ito, malambot siya, wala siyang matigas. Ngayon, kung pagpapalitin nyo, ito ang nilagay nyo sa taas at ito nasa baba yung matigas. Pwede naman, kaso mahirap kasi nga, pag pinasok mo siya sa shackle, may matigas siya na parte. So, mahirapan kayo magkabit nito. Lalo kung malaki, buti ito maliit lang to. Eh, paano kung malaki yung lifting belt mo? Mahirap siya ipasok sa butas. Kaya mas maganda, ito talaga, ang yung taga na sa taas at ito yung pantatali natin. So paano natin ilalagay itong shackle? Yan, kunyari tatali natin itong winch siya. Itong winch. At ito yung kabilang dulo. Yan, iniyapos lang natin. Ah. Lalagyan ko siya ng shackle. So bitawan ko muna yung cellphone ko. So ganyan yung pagkabit ng shackle. Pero kung mapapansin nyo sa marunong tumingin, kung tama ba yung pagkakabit ko ng shackle, pansinin nyo kung tama ba ang pagkakabit ko ng shackle. Yan. Maraming gumagawa ng ganyan, pero kung tutusin, mali po yung ganyan tali ng shackle. Ang dapat na yung shackle, ang pin, ay nandito sa lifting eye, baligtad. So kung ganito ang gagawin natin, ang mangyayari kasi, mentre sumihigpit to, halimbawa pinataas na natin yung load, mentre sumihigpit, may tendency na umiikot itong pin, nangyayari yun. Lalo pag sa mga ano, mabibigat. Mintres na ihila yan, yung pin, nasasama yan. Hindi lagi-lagi pero minsan, isang beses, pag nagkamali ka, hindi na mauulit. Kaya mapansin nyo yung iba, ba't bigla na lang nakakalas yung shackle. Kaya ganyan ang tamang kabit ng shackle. Ito yung running line. So, kahit tumakbo yung humigpit ng humigpit, naka-safety ito. At ito naman hindi mo kailangan higpitan talaga ng sobrang higpit. Tama lang yung ganyan ha. Kabit natin. Pagkasaksak. Laban lang, yun lang. Hindi mo kailangan isa higpitan ng sobrang higpit. Kasi hindi mo na mahirap na yung kalasin. Kailangan mo na ng martilyo para makalas. Ganyan lang ha. Laban na yan. So, ganyan ang talang pagtali ng shackle. Ang taling yan, tawag ko dyan is choker. Tawag ko ah. Standard na yan, tawag yung choker. Kasi naka-choke siya dito. Nakapaikot. So, yan po. Isama ko na rin itong isang to. Ito yung tawag nila na chain block. Pero ang pinakatawag talaga dito is dalawang klase kaya ito. Yung isa chain block, yung isa, ito kamalong. Basta meron siyang liabe. Tawag yan kamalong. Isa rin yung halimbawa ng lifting gears. Dagdag ko na rin po, no? Mukha akong NPA dito, ah. So, dagdag ko na rin. Ano raw yung tatawag nila na 1, 2, 3 pagdating sa mga tower crane, mga nagre-rigger. Ano daw ibig sabihin ng 1, 2, 3? Yung 1, 2, 3 po na sinasabi, yun po yung speed. Kumbaga sa sasakyan, may tatawag siya primera, segunda, tricera, kwarta. Sa tower crane, ganun din po. Yung tatawag nilang 1, 2, 3. Yung 1, yun yung tatawag na mabagal, slow. Kumbaga, smooth lang siya. Pag 2, siyempre, medyo mas mabilis. Pag 3, speed na. Kadalasan sa tower crane, ang pinaka-maximum lang naman is 3.
kadalasan yan. Sa swing, tres, sa up and down, yung hoist up, hoist down, hanggang tres lang din siya. Pag sa boom up, boom down, o trolley out, trolley in, ang trolley is madalas hanggang dos lang. Trolley out one and two. Wala na siyang three kasi yung three medyo malakas na yun pagdating sa trolley. So yun lang siya. Yun ang ibig sabihin ng 1, 2, 3. COVID na tayo na. Ang bawa ng sinabi nilang 1 ang bira. Yung iba ginagawang pa nila ng arte. Nilalagyan nila ng medyo hindi nakaka-boring. Yan. Kala mo mga nasa peryahan. Sabihin nila, sige lang ner, bira lang 1. Babad lang 1. 2. 3. Hablot. Maga na sila. Pagdating sa bagong mistap, balik 3. 2. 1. Tambay. Yun yung mga halimbawa ng mga sinasabi ng mga rigger. Sa paggamit naman po ng radyo, huwag nyong kakalimutan lagi gumamit ng stop. Halimbawa, nung galing sa taas yung load, pinababa nyo na, pinaarya nyo, sasabihin nyo, area 3, 2, 1, tambay. Tama yon. O kaya stop. Huwag nyong gagawin yung area 3, babad sa 3, stop, patay tayo dyan. Magwawala yung operator, magmumurahin kayo ng operator nyo. Kasi ang nangyayari, hindi niya nakikita eh. Ikaw yung mata niya eh. So dahil nagpareya ka ng tres, ibig sabihin mabilis yun. Tapos, siya nagduduyan ako eh. Nagpareya ka ng tres, tapos bigla mong sinabing stop. Ibig sabihin, stop yun. Emergency yun. Kakalampag yung crane nun. Pwedeng mabali ang crane. Mabali yung boom ng crane. So, kada ko man talaga stop. Halimbawa, nagpa-swing ka. Swing kaliwa, swing dos, yung kututusin yung dos, mabilis na. Swing dos, uno, stop. Yan, pag malapit na, pwede ka humingi ng paisa-isa. Kaliwa pa konti, stop. Konti pa kaliwa, stop. Sumobra, balik kanan, stop. Yan. Boom up, uno, dos, balik uno, stop. Ano po? Sa area, bira uno, hanggat hindi mo nakikitang libre na yung load, hanggat nakikita mo na kailangan kasi makita mo na wala na nakasabit hanggang pataas. Tsaka ka palang hihingi ng tres. Pero pag nasa baba pa lang, habang nilalaban pa lang, huwag kang hihingi ng dos. Kasi medyo yung nakakalampag. Halimbawa, pinabira mo ng uno. Hanggat hindi pa umangat yung load dun sa pinapatungan niya, huwag kang hihingi ng dos o tres. Hintayin mo muna. Pag angat na ng uno, umangat na yung load, tignan mo maigi kung walang sasabitan. Tsaka nga hinihingi ng dos. Dire-diretso na yon. Kasunod na ng tres. Tsaka dagdag bilis ng trabaho. Siyempre matagal, lalo kung mataas ang building. Alam, di pwede yung mula baba hanggang taas. Nakauno ka lang. Masusunog yung motor. Ayun nga. Tapos, pag di nakataas na, pag galing ka sa high speed, huwag mong kakalimutan bumalik uli sa low speed. Halimbawa ng tres, balik dos, uno, tambay ang bira. Ariahe, uno, dos, tres, bulusok, balik dos, uno, tambay. Ganon. Sana po nintindihan nyo, no? Medyo tagal na akong dinakapag-rigger na medyo nakakaano na ako, nakakalimot na. So, ganon nga. Sa mga sir, kung meron akong hindi nabanggit, comment down below lang po. Subukan natin sagutin yung mga tanong nyo about sa rigging, operational, at yun nga. Bago ko po pala tapusin tong video na to, shoutout nga po pala kay Sion Course, yung nag-request ng video na to, at kay JR, ayan, tungkol sa mga lifting gears. At shoutout na rin pala sa pinsang ko, Mark Anthony Fernandez. Mark Anthony Villarosa. Mark Anthony. Shoutout sa pinsang ko, Mark Anthony Villarosa, at kay Nelson Puentes. Ayan, mga pinsang ko. Si Nelson Puentes, si todo suporta sa channel ko. Although, merong mga hindi interesado na nanonood pa rin sila. Shoutout din pala kay Marlon Parico Manuel. Ayan. Si Marlon Parico Manuel, kung doon nagkakamali, ilang taon na rin ang lumipas. Dati siyang labor, so nag-chat-chat lang kami dati. So hindi ko siya gusto, hindi pa ako nag-vlog na, no. Nagtatanong lang siya sa akin by chat. Ayan. So nag-open naman ako mag-PM. Lahat ng nalalaman ko, binubuhos ko naman. Ang nakakatuwa doon, sir, is natuto siya hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili niya. Talagang pag nagsisikap talaga siya. Na saglit lang siya naging labor yata, parang di ko nga alam kung umabot siya ng isang taon pagre-rigger. Ngayon, awa ng Diyos, operator na rin siya. So, good job, sir. Mga gusto magtanong sa akin, siguro sa kanya yun na lang itanong. Ganun siya kabilis naging operator.
Thank you.